Okay, so ang ating unang gagawin ay kailangan po natin mag-download ng application na gagamitin natin. So ito po yung pinakamaganda as of the moment. Ito yung pinakamagandang application on how to copy text from books and notebooks. Okay, so punta po tayo sa ating Google Play Store. Ngayon, ito po yung hahanapin natin. Itatype po natin yung Google Lens. Okay, Google Lens. Yan, Google Lens. Okay, so ayan po yung lalabas niyan. Okay, so pag lumabas po yung Google Lens, pindutin nyo lamang po yung install. Then, once na-installed na po siya, i-open na po natin. Then, i-allow nyo lang po siya na mag-copy ng mga or mag-read ng inyong memory cards, ng storage. Okay, then open po natin. So once ayan, nakapasok na po tayo. Ngayon dito po sa baba, makikita nyo po ito, no? Translate, text, search, homework, shopping, places, and dining. Okay, so mag-focus po tayo ngayon dito sa text, sa search, and sa homework. Okay, para malaman nyo. So punta po tayo sa text para makita natin yung feature. So dito sa text, ito po ano, unahin po natin paano magkopya gamit po yung libro. Okay. So, meron tayong ditong libro. Ito po yung example ng libro natin. Okay. So, ngayon, ang gagawin po natin dito sa libro ay itatapat lang po natin yung ating cellphone na naka-ayan. Naka-open. So, siguraduhin nyo po, ayan. Siguraduhin nyo lamang po na lahat ng letters ay pasok po dito sa kulay puti. Okay. Ayan. Once na okay na po yan, pindutin nyo lamang po itong white button dito sa gitna na malaki para po mag-freeze siya. Hindi na po siya gagalaw. So once na napindot nyo na po, select all lang po. Okay. So once na select all po yan, may lalabas na po itong option, copy text. Okay. Copy to computer. Kapag open po yung computer nyo, pwede nyo pong i-copy to computer, lalo-lalo po kung nakalink yung inyong Android device sa inyong computer. Then listen, pwede nyo pong pakinggan yung nakasulat dito. Okay? Then translate. Okay? So gagawin natin copy text, how to copy. Okay, pindutin nyo lapang po yung copy text. So nakapi na po siya sa clipboard. Then lalabas po tayo dyan, i-open nyo po yung inyong application na Word. Okay? So ayan. So ito may Word pa ako na naka-open dito. Basta kayo open po kayo ng inyong document. Okay. So halimbawa ito. Okay? Paste nyo lamang po dito para lumabas. Long press para lumabas yung option ng paste. So, ayan guys. Na-paste na po natin yung inyong gustong section ng libro na yon na gusto nyong kopyahin at ilagay sa inyong Word na document dito sa inyong Android phone. Okay? So, balik tayo doon sa ating Google search. Google Lens. Okay. So, ngayon yan guys. Ngayon, papakita ko sa inyo paano siya ano, okay? So, halimbawa, pili tayo dito ito. Okay, yung section na to. Okay, ulitin natin. Medyo ano. Ayan, freeze. Then, kung gusto nyong pakinggan ito, pindutin nyo lang po yung listen. How to prosper. West 2. So instead of 12 duplicates, there were now 84 copies of Jesus going around sharing God's love to the world. And from what I know, God hasn't changed it. So ayan guys, ano, automatic po siyang binabasa. So ayan, so kung gusto nyo kopyan siya, select all lang po, then lalabas nga po yung option na copy text. Okay, so that's it for copying sa libro. Ngayon, paano naman tayo kukopya kapag galing sa notes? So, ganun din po yung process natin. Okay. So, kunin nyo po yung notes nyo. So, may sample ako dito. Nagsulat ako. So, tandaan po natin, kailangan po legible yung ano, no? Write legibly. And then, kailangan po clear yung mga strokes sa inyong notebook. Hindi po mababasa yung magkakadikit-dikit. Okay? So, yan. Example. Ayan, sinulat ko yan po yung aking sulat kamay. Hindi napakaganda, hindi naman napakapangit. So, itapat lang po natin. Then, pindutin natin yung gitna para freeze. So, na-freeze na po siya.
Then, kung gusto nyo pong i-select, pindutin po natin select all. Okay. Then, copy text. Then, buksan nyo po yung inyong Word document na gusto nyong i-copy doon. Okay. So, yung notebook, yung notes ng inyong classmate, eh, makukopya nyo na. Okay. Then, paste. So, ayan guys, na-paste ko na siya, no? Ayan, good morning, welcome to my channel. Okay. Ay, ito kapag meron kayong image, picture, or something na hindi nyo alam, or picture ng isang hayop, ng isang bulaklak, o basta something na gusto nyong malaman at i-search sa Google. So, tatapat lang po natin. So, ipapakita ko. So, ito guys. Meron ako ditong VIX. Okay. So, tatapat nyo lang po yan. Then, pindutin nyo po natin itong white, ano na to, circle. So, lalabas po yan. Tingnan nyo. Yung ano, lumabas, VIX siya. Okay? Ah, yung VIX is an American brand and over-the-counter medications owned by the American company. Okay? So, ganyan guys yung function ng search. So, pwede po yan. Hindi ko pa na-try ito sa mga bulaklak kasi nasa loob ako. So, ganyan guys, ano? Any item na gusto nyo malaman, itatapat nyo lamang po siya at kailangan yan, malinaw pa, no? Sa kailangan malinaw. Ngayon, ano naman po yung option ng homework? Ito, napakaganda to. Lalong-lalo na sa mga estudyante at saka mga nanay. Okay. So, halimbawa, may pinagawa po yung inyong teacher sa inyo na homework, okay, sa mga bata, sa mga nanay, mga tatay dyan, may pinagawa. Ngayon, gusto nyo mabilisan. Okay. Tapat nyo lamang po yan. O kaya, dala-dala nyo yung cellphone nyo sa inyong classroom. Ayan, okay. So, yan guys, itatapat nyo lang po natin yan. Okay. Homework, then freeze. Ay, nawala. Okay, ulit. Ayun. Tapat lang po natin sa gitna. Freeze. Okay, yan. So, yan yung guys, yung inyong assignment. So, ayan na, no, lalabas na yan. Okay. Lalabas na yung mga sagot nyan. Pwedeng i-directan yung ganyan, okay, ganito yung gawin nyo. Tapat nyo muna ng ganyan. Huwag nyo pipindutin ito yung yellow, yung white na round, ano? Ang pindutin nyo pang itap nyo po yan ay yung mitochondria. Okay? Para isa-isa po siya, hindi siya bultuhan. So, ayan guys. O, ito. Okay? Malalaman nyo na yung ibig sabihin ng mitochondria. Ayan, lumabas na siya. Then, kopyahin nyo na ang definition niyan. Okay, kung chlorophyll naman, pindutin nyo pala yung chlorophyll, lalabas yung definition, pati image niya, yung ribosomes, ganyan din po, pindutin nyo lamang po siya, lalabas po yung images and also the definition na given dito sa inyong Google search. Okay, so nandyan maraming articles yung lalabas. So napakadali guys, ano? So yan po yung option po ng para po sa homework. Kapag may gusto kayong malaman at cellphone lang yung dala nyo, pero tanda natin, dapat may data o yung internet connection kayo. Ngayon naman, halimbawa, mahina yung vocabulary natin. Hindi, may mga hindi tayo alam na word, ano? Na hindi tayo familiar sa mga ganun na word, ano? Okay? So, ano yung gagawin natin? Ito po yung kagandahan sa Google Lens. Punta po kayo sa search. Okay? It's either search or homework. Pwede yan, dalawa yan. Ngayon, itatapot nyo lang po siya doon sa salita na gusto nyong malaman. Okay? Okay. So, sample natin. Okay, halimbawa, prosperity. Hindi natin alam ibig sabihin ng word na prosperity. Ayan. Okay. Iyan. I-freeze lang po natin. Then, pindutin nyo po yung word na prosperity. Okay? Ayan, oh. Adjust nyo lang. So, lalabas po dyan yung definition niyan. Prosperity. The state of being prosperous. Okay, guys? So, ayan. Napakadali po. Napaka-helpful po ni Google Lens. So, hopefully, sana meron kayong natutunan dito sa ating tutorial on how to copy text from books and notebooks, and also how to do your homework fast and easily. So this is Kuya Vince, and thank you so much for watching my tutorial.